alam po natin yung katanungan na to. Impyerno, sino ang mapupunta? Maganda pong topic to kasi marami nagtatanong. Sino nga ba ang mapupunta sa impyerno? At mamaya po malalaman natin kung sino yung mapupunta sa impyerno. Pero bago natin talakayin itong inanda nating verse, ito pong John 3:16 hanggang 18, pag-usapan po muna natin ng konti lang itong impyerno kasi magandang topic to sa susunod. Pero ngayon po, ano po itong impyerno? Bakit dito mapupunta yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus? So, ibig sabihin, yun po yung sagot. Hindi po mananampalataya ang mapupunta doon sa impyerno. So, sa madaling salita, dalawang klase lang po yung tao sa mundo. Isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang pupunta po sa impyerno, walang iba, kundi ang hindi mananampalataya. So, ano po yung impyerno? Impyerno po ay Tagalog, sa Ingles ay hell. So, sa Hades po yan pagdating sa Greek at Sheol naman po sa Hebrew. Gehenna po, nabanggit ni Jesus Christ during his time. Ito po yung lugar kung saan sinusunog yung mga patay na animals, even yung mga criminals. At ito po yung tapunan ng rubbish o ng basura ng City of Jerusalem. So, ito po yung isang picture na ng isang hell. So, kaya tinawag na Gehenna. So, pag sinabi pong impyerno, ito po ay hell. Ito po yung tumutukol sa Hades, Sheol, Gehenna. Hades, ito po ay yung lugar o daigdig ng mga patay. Ito po yung temporary place kung saan po ang mga namatay ay na hindi ligtas, hindi mananampalataya ay pupunta po rito sa impyerno. Dito sa Hades, Sheol o Gehenna or hell. So hindi po natin pinag-uusapan yung lake of fire. Iba po yung lake of fire. Dahil ang lake of fire po ay binanggit sa Revelation. Ito po ay isang lugar na empty. Wala pa pong laman ito. Ang may laman po ay itong impyerno, hell, Hades, Sheol, Gehenna. Iisa lang po yan. So sa madaling salita po, pag hindi ka ligtas, hindi ka mananampalataya, dito ka mapupunta. Sino po ang naandyan? Unang-una, sinong hari? Si Satan. Ito po yung ibinigay kay Satan. Bakit po? Pinatalsik sila sa langit at gumawa ang God ng lugar kung saan sila mag-i-stay. At yung po ay ang impyerno. Ang hell o Hades, Sheol, Gehenna. Yan po ay isa lamang. So, pero sinasabi po sa Biblia na ito pong impyerno, hell, Hades, Sheol, Gehenna ay kasama ng kamatayan ay itatapon doon sa lake of fire. So magkaiba po yung lake of fire sa Inferno, Hell, Hades, Sheol o Gehenna para po maliwanag. Kasi makikita po natin yan na pag sa English, hell lang eh. No? Pero pag sa pinag-aralan mo yan doon sa Greek, Hades ang tawag nila. Pagka sa OT, ang mga Hudyo, ang Hebrews, ang tawag nila dyan eh, Sheol, yung pong daigdig ng mga patay. At hindi lamang po yan, nahati po yan sa dalawa, yung bosom of Abraham, tapos may bangin sa gitna, tapos yung po sa kabila ay kung saan napunta yung rich man, doon po sa story ng si rich man and Lazarus. So, yan po hindi natin pag-aaralan ngayon, pero ito po yung lugar kung saan mapupunta ang hindi mananampalataya sa Diyos. Dahil po, ang tanging paraan lamang para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang iyong pananalig o pananampalataya kay Jesus. Wala pong napunta sa langit ng sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Lahat po ay dahil sa kanilang pananalig. At kahit si Abraham ay dineclare na righteous because of his faith. No? Alam natin na hindi rin siya sakop ng at o hindi siya nabuhay sa panahon ni Moises sapagkat si Moises ay ang layo po nila, ang agwat nila is 430 years plus. Walang kautusan ni Moises sa panahon ni Abraham. So Abraham was declared righteous because of his faith. Lumalayo po tayo, punta na po tayo rito sa ating pag-aaralan ngayon. Impyerno, sino ang mapupunta? Walang iba kundi ang hindi mananampalataya. Basahin po natin yung verse 16. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. So, God is love. So, that's why, paano niya ipinakita, He gave His one and only Son.
Nakita niyo po, He gave His one and only Son. Sa madaling salita po, ito ang ating pong Diyos Ama, ibinigay niya sa atin si Jesus para maging sacrifice sa ating mga kasalanan. At bakit po kailangan ibigay si Jesus? Dahil siya po ay isang Diyos, no, na nagkatawang tao. Pumasok po siya dito sa mundo ng mga tao dahil ang Diyos ay Espiritu. Kailangan niya pong magkaroon ng katawan ng tao. Sapagkat sinasabi sa Biblia na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. At walang dugo ang God. So kailangan niya maging tao na katulad natin para maranasan niyang mamatay. No? Kasi ang God ay Espiritu at magkaroon ng dugo. So, sabi po roon, so that everyone who believes. So, sino po yung magbe-benefits ng itong eternal salvation o eternal life na ibinigay ng God para sa atin through His Son? No? Sino po? Ito po ay para sa lahat ng tao. Pero, ang maniniwala o ang mananampalataya lamang ang makakatanggap ng gift na to na eternal life. So, hindi pinipilit ng God ang kanyang pag-ibig sa tao. Ang tao po ay may part. Contrary dun sa sinasabi ng iba na wala daw part ang tao sa salvation natin. Meron. Because this is a covenant. Pumasok tayo sa covenant. At sa covenant po may dalawang party. God and people. No, tayo po yun. Tayo po yung magsasabi. Tayo po yung mag-accept. No? God, through His grace, no? Through His grace, minahal niya tayo, tayong mga makasalanan, wala tayong may pagmamalaki, kaya nga tinawag na grace, no? Binigay niya yung sagot, no? Yung gift of salvation. Ang part ng tao ay ano? Pananampalataya. So, magdi-decide siya, mananampalataya ka ba o hindi. So, yun ang part po ng tao, mananampalataya. Ang part ng God, ibigay yung free gift of salvation. Ayun po yung grace ng God, through His grace, no? Ang part po natin, by His grace, no? Ang part po natin ay to accept it, to decide whether we're going to accept or not. So that's why it says everyone who believes. So ibig sabihin, merong mga tao na ayaw. So anong mangyayari? So sa mga tao na to na naniwala sa atin, mananampalataya, no? Everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ibig sabihin po, hindi na tayo mapapahiwalay sa Ama. Tayo po'y magiging anak at magkakaroon. Dahil siya po ay eternal God, we're going to have an eternal life together with Him. Kung nasaan siya, nandun din tayo. Kaya pag namatay ang isang Christian, ngayon po, after the resurrection of Jesus Christ, ang tao na naging Christian, diretso na sa langit. Hindi po tulad noon sa panahon bago namatay si Jesus, before His death and resurrection, yung pong mga tao under OT, when they die, they cannot go straight to heaven because hindi pa namamatay si Jesus doon sa cross at wala pang resurrection. So they go first, ito pong nabanggit natin kanina na bosom of Abraham. Doon muna sila habang inihintay nilang mamatay si Jesus doon sa cross. So ngayon sa 17, tuloy po natin, God sent His Son into the world not to judge the world but to save the world through Him. Mahal ng God ang tao. God is love. No, ano pong ginawa niya? Sinugo niya si Jesus upang sagipin muna ang Israel. Bakit po? Kasi nakatali siya doon sa tinatawag na covenant. Covenant niya kay Abraham. After namamatay si Jesus at sa pamamagitan ng resurrection niya, tayo pong mga Gentiles na believers ay kasamang na karoon ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Kasi dahil sa ating pananampalataya. Ang mga Hudyo na nanampalataya at Gentiles na nanampalataya, yun po yung tanging kaligtasan sa pamamagitan lang po ng faith. So, tuloy po natin. God sent His Son into the world not to judge the world but to save the world through Him. Yun ang pag-ibig ng God. Yun ang laman ng puso niya. Yun ang desire niya na isave lahat ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Kasi walang ibang tanging paraan kundi ang Diyos na naging tao. Dahil again, inuulit po natin na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. God again is a spirit, kaya kailangan niya maging tao para magkaroon siya ng dugo at para matupad kung ano yung nakasulat doon po sa Bible, sa Old Testament. So makikita natin na kahit ang God ay sumusunod o nakatali siya doon sa
sa Bible, sa word na binitiwan niya, kasi that's a covenant. That yan ay isang testamento. Covenant, testamento. Kaya hindi yan i-break ng God. Kung ano nakasulat diyan, yan po ang susundin ng Diyos. Kasi ang sinasabi sa Bible, breaking the law is a sin. So that's why even Jesus did not break the law. He accomplished the law of Moses. So that's why God accepted His blood on the cross. So tuloy po natin sa 18. There is no judgment against anyone who believes in Him. So totoo po yan. Sinasabi rin po sa Romans yan. Sa Romans, sa Book of Romans, na wala, there's no condemnation to those who are in Christ. No, if you are a believer, yung pong kasalanan mo, binura na po yan. Wala na pong nakasulat. Bakit po? Kasi yung kasalanan mo, lahat niyan, si Jesus po ang pinarusahan. So, hindi ka na parurusahan. No? Isang beses lang parurusahan ang nagkasala. Pero, si inako ni Jesus dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya siya yung naparusahan. So, kaya wala na pong judgment against sa atin na mananampalataya. But anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. At yan po yung totoo. Bakit po? If you don't believe, no, ikaw ay nahatulan na. Sa madaling salita po, ang mga tao ngayon na nabubuhay at hindi pa naniniwala kay Jesus, hindi tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi nanampalataya sa Kanya, ay sila po ay nahatulan na. Tapos na po yung kahatulan. Pero may pag-asa. Ang good news po, hanggat buhay ka physically, hanggat hindi ka namamatay, hanggat hindi mo iniiwan yung mundong ito, buhay ka, may katawang ka, humihinga ka, merong pag-asa, no, na ikaw ay maligtas. Isang taong nahatulan na dahil sa hindi pa nanampalataya sa kay Jesus, nagbago yung isip, nag-decide na tanggapin si Jesus at nanampalataya ng buong puso kay Jesus, sinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang Diyos na naging tao, namatay sa cross at nabuhay na magmuli, magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. There's no judgment against anyone who believes in Him. At yan po yung katotohanan mababasa natin sa Bible. Na ito pong mga tao, tayo na mananampalataya, wala na pong nakasulat na laban sa atin. Ito pong lahat ng nakasulat na laban sa atin ay nabura dahil si Jesus po ang nagdusa. Siya po yung umako ng punishment na para sa atin. So hindi na tayo parurusahan dahil meron na pong naparusahan. At yan po yung ginawa ng God. Dahil God ay is a just God, is also the judge, no? Kailangan niya pong parusahan ang kasalanan ng tao. At dahil po ang God ay mabuti at ayon yung maparusahan, yung mananampalataya, pinadala niya si Jesus bilang tagapagligtas. Sa madaling salita, siya yung umako sa kasalanan. Siya po yung naging sacrifice. Siya po yung pinarusahan. Siya po yung namatay. Dahil sabi po sa Bible, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabing ganon, the wages of sin is death. So, kailangan mamatay ng God doon sa cross. At yun po ang nagpalaya sa atin. Nung namatay siya sa cross, hindi po natapos doon ang kanyang buong work. Ito po natapos sa resurrection. Kasi kung hindi na-resurrect si Jesus Christ, we are still in our sins. Nakasulat po yun sa Bible. Kaya, lagi ko pong sinasabi, resurrection is very important. Dahil sa resurrection, napagwagian ni Jesus ang power ng kamatayan. At pinapakita roon that He is more than the power of death. Kasi nabuhay siya after 3 days. So, there's no judgments against anyone who believes in Him. There's no condemnation for those who are in Christ. Sabing ganon sa ating mananampalataya. Okay, but anyone who does not believe in Him has already been judged. Totoo po yun. Lahat po ng mga tao na hanggang ngayon nabubuhay, hindi nananampalataya sa Kanya, sila po ay nahatulan na. At mananatili po silang sa ganyang kalagayan hanggang hindi po sila nananampalataya. Pero good news kasi buhay pa. Hanggat hindi namamatay ang katawan, hanggang nandito ka pa, humihinga ka pa, nandito ka sa lupa, meron pang pag-asa, maniwala ka. No, huwag kang manatiling hindi naniniwala dahil talagang pupunta ka sa impyerno. Kaya ikaw yung ang sagot dito sa tanong ng sino mapupunta sa impyerno, sa hell, Hades, Sheol, Gehenna. Walang iba kundi ang hindi mananampalataya. Pero pwede ka pang mabago ang iyong kahinat na, ang iyong future. Sa ngayon pa lang, maniwala ka na mananampalataya kay Jesus. Siya ang Diyos na naging tao
anak ng Diyos, namatay sa cross at nabuhay na magmuli at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. So, dapat po tanggapin natin itong eternal life sa pamamagitan ng anak ng Diyos na si Jesus. So, ang sabi po again, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. So, sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino po mapupunta sa impyerno? Dalawang klase lang po yung tao. Hindi mananampalataya at mananampalataya. Ang hindi mananampalataya po ang pupunta sa impyerno, no? Pero dahil sa pagmamahal ng God, naghihintay siya hanggang ngayon na isuko mo sa Kanya ang iyong sarili. Maniwala ka sa Kanyang anak na si Jesus. Mahal ka ng Diyos, kaya binigay niya si Jesus. Tayo ay may pag-asa. At iyan po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito po yun sa akin. Anong sa'yo?